tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhat na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Alalahanin din natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawain inyong inatas at makamta namin ang gantimpala na iyong ipinangako. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis, sinabi ng Diyos, ngayon lalalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magparami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, mga ibon at sa lahat ng mailap na hayop, maging lalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay bibigay ko naman sa mailap na hayop, malaki man o maliit. At ang sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari, nagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan.
Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang tao, ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, sabagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alikabok, sa lupa'y nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parang ibang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito'y dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang ito'y buhay namin maikli lamang sa panahon. Itanim sa isip namin upang ika'y dumununog. Walang hanggan pa ba? Poon, tinitiisin yaring lahay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita mo sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Para pong malungkot kayo ah. Ba't kayo malungkot? Walang pasok. Mga minamahal ko mga kapatid, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Jose, ang manggagawa.
At anong klaseng manggagawa si San Jose? Paano ba siya inilarawan ng simbahan? Joseph is a silent worker. Ibig sabihin, tahimik at mapayapa siyang gumagawa. Hindi katulad ng iba na kapag nagtatrabaho, ang ingay-ingay. Konti pa lamang ang nagagawa, pagod na, ano, ang dami ng reklamo. Ayun, kakapagod. Pag tinangnan mo yung ginawa, parang kakonti naman yata niyan, ano. May mga taong ganyan. At meron ding mga na-promote, nagbabago agad. Nakapagbigay lang ng konti, nakapagbigay ng konting idea o nakatulong, ang OA na magyabang. Realidad ito, that most people brag about their achievements and accomplishments, but not St. Joseph. Siya ay mapakumbaba at tahimik na gumawa, serious and dedicated to his work. Wala tayong mababasang sa kasulatan na nagsalita si San Jose. Ngunit ang kanyang naging buhay, ang kanyang naging misyon ay isang tunay na halimbawa ng paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Inialay niya ang kanyang buhay para sa banal na pamilya, kay Jesus at kay Maria. Naging mabuti siyang asawa, naging mabuti siyang ama. Hindi siya nagreklamo sa misyong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kaya magandang tanong din natin ang ating mga sarili. Masaya ba tayo sa ating ginagawa? Do we value our work? Marunong ba tayo makontento o reklamo tayo ng reklamo sa ating trabaho? Kaya naman, pansin niyo yung iba, pag nasa trabaho, ang sungit-sungit. Di ba? Hindi makangiti. Sapagkat, yung bawat araw na pagpasok sa trabaho, para sa kanila ay parusa. At kapag ganun ang attitude, nakakadamay ng iba. Negativity ang dala sa workplace. Kung ganyan tayo, magandang tanungin natin yung ating sarili. Kapag tayo nagre-reklamo sa ating mga ginagawa, sa ating mga responsibilities, kung ito bang ginagawa natin ito, ito ba talaga yung gusto natin? O itong ginagawa ba natin ito ay ang nais ng Diyos na gawin natin? Kasi baka hindi yan ang plano ng Diyos para sa atin. Dahil kung mahal mo ang trabaho mo, kahit mahirap, masaya ka. Di ba po, yung mga nagtatrabaho dito? Wala namang trabahong madali. Yung mag-apply ka ng trabaho, gusto mo hindi ka mapapagod, eh walang ganung trabaho. Lahat ng trabaho nakakapagod. Lahat ng trabaho dumadating sa point na mahirap talaga. Pero kapag gusto mo ang ginagawa mo, masaya. Sabi nga ni Mark Twain, "Find a job you enjoy doing and you will never have the work. You will never have to work a day in your life. Find a job you enjoy doing and you will never have to work a day in your life." Mga minamahal ko mga kapatid, tularan natin si San Jose. Maging masaya tayo at hindi nakasimangot at bugnutin sa ating mga trabaho. Tahimik sa paglilingkod o sa trabaho, hindi puro kwentuhan at chismisan, payapa at hindi paninira at panlalamang ang inaatupag. Dahil kapag ganun, marami tayong magagawa, mas magiging productive tayo. At higit sa lahat, mapararangalan natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para munang awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng manghandog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng managkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, apalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus namang ang dahilan ng pagtitipon, kami malalakbay sa Kanya. Bye.
sa amin ang kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Di man karapat-dapat kaming manlalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Ina, dalhin kami kay Jesus ang aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawa. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inumin nagbibigay sa amin ng kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pagkikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa limbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makikipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiyo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais ating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan
at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ngayong Sabado, ika-4 ng Mayo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 20 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa magbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalaan mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalaan mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalaan mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong sa una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong sa una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.